legal yung vids dito, guys. Wala lang, hindi ko alam. Karamihan ng napuntahan kong interview sa Pilipinas, merong initial interview, may final interview, may exam pa yung iba, may meron pa ngang iba, merong psychological exam, tsaka ano yung abstract. Logic, yon abstract. Sa lahat ng napunta ko interview dito, walang ganun. Actually, yung mga lokal dito, minsan nga sila yung wrong grammar. Maganda lang yung accent, kaya hindi halata. Subject-verb agreement, yan, mga ganyan. Kapag hindi ka kasi magaling mag-English sa Pilipinas, parang ano ka... Hello guys! Wow! Today is December 24. Hindi ko alam kung kaya kong same day edit eh, pero ano parang... Ay, eh. Tapos, paano ba? Hindi, may nakasalubong ako, nakilala ko. Hindi ko alam kung kaya kong same day edit, pero anyway, Merry Christmas sa inyong lahat. Merry Christmas sa ating lahat. Grabe, sobrang lamig! Wait, papakita ko. Tingnan nyo gano'ng kalamig, ah. Sobrang lamig, as in. Wala akong gloves. So, samahan nyo ako kasi bibili ako ng, ano to, ng sibuyas tsaka bawang. Dito sa Marianos. Tapos meron akong sasagutin ngayon na dalawa. Kasi parang parehas yung, ano eh, parehas yung tanong nila. Pero wait lang, samahan nyo muna ako. Bili tayo. Grabe, sobrang lamig. So, bibili tayo ngayon ng gravy, ng sibuyas, tsaka ng bawang. Bisa kami nung ano, nung malamig. Kahit ninyo na-experience, papa-experience ko sa inyo, i-explain kung paano. Sa sobrang lamig, masakit siya sa balat. Sa una lang masarap. Wait, punta natin yung gravy. Ayan. So, baba, ayan. Iba't ibang klaseng gravy. Merong, ano to? Merong... turkey gravy, merong chicken gravy. Ano kayang masarap? So, Anna to register. 5 please, Anna to register 5. Ano ba? Actually magsaspaghetti and chicken lang kami. Bilang dalawa lang naman kami. Actually mag-isa lang ako ngayong gabi kasi may pasok si Commander. So baka hindi ko alam kung mag-edit ako buong gabi. Wala, mag-edit lang buong Christmas Eve. Hindi ko alam, or iinom ako mag-isa. Bahala na. Eto, paano ba to? So yun nga, merong chicken gravy, merong turkey gravy, may brown gravy, merong, sige, paano basahin yan? Au jus? Au jus gravy. Au jus gravy, hindi ko alam. Let's go for brown gravy. Feeling ko ito na yung pinaka-swak para sa fried chicken. Ayoko nito, na-try ko na tong chicken gravy, sobrang light. Try natin dalawa. Punta tayo ngayon sa sibuyas at bawang. May bawang ba spaghetti? Alam ko may sibuyas yun eh. Pero wait, after ko kunin yung sibuyas saka bawang, tsaka ako sasagutin si ano ha, yung dalawang sasagutin ko. So yun, may sasagutin ako ngayong araw na to. Kimi no toriko ni natte shimae bakit? Wait lang, daming tao ngayon kasi baka mga nagra-rush para sa luto nila mamayang gabi. Ganyan. So ito na yung mga bawang, kabawangan. Ay, sibuyas pala to. Hindi ko alam anong klaseng sibuyas ba yung kailangan sa ano, spaghetti. Ito ba? Ito ba? Hindi ko alam. Or kumatay ng maramihan na ito. Ay, ala, ang cute oh. Pumpkin! Sobrang lit. So kailangan natin ng bawang, ito na lang kasi kailangan natin ng para organic, ganun. Organic garlic, tinumba ko pa, 'di ba? Tsaka sibuyas. Ang lalaki. Kailangan siguro ng mas maliliit. Yun na yun. Wala, yun lang yung bawang, wala nang option. Organic lang. Walang ano, inorganic. Sige, ito na nga lang. Mahal kasi. Ang mahal kaya. Ito lang na to, ano sa $6. Kung may $6 sa Pinas, 300. So, ayan, bayaran na nga natin, guys. Welcome back, customer. Scan items one at a time. So, ayun na nga, self-service. If you have your shopper's card, scan it now.
tara, pasok na nga muna tayo kasi sobrang lamig. Tatawid na ako. Pasaway. Pasok muna tayo kasi ang lamig. Diba, gusto mo yun? Tapak lang. Alright, ayan, sarap. Warm na ulit. Pasko na. So ito game na guys. Andito na ako sa building namin. Pumasok na ako kasi sobrang lamig dun sa labas eh. Kaya mawi-weirdo na kasi nasa tapat ako ng TV. Nabili ko na yung gravy, yung sibuyas, saka bawang. So bagong lahat, shoutout nga pala kay McLean San Pedro at saka kay Melcor. Thank you so much for support and sa pagpapa-shoutout. So yun, bago ulit ang lahat, kapag hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please subscribe and click that notification bell para naman updated ka kapag meron akong bagong video and pamasko nyo na sa akin. Yun. So yung unang tanong is from Herbs Duruin. So yung tanong niya is, nung in-interview ka sa ina-applyan mong work, ano ang mga tanong nila? Kasi sa Pinas, grabe ang interview eh. Ang ina-applyan lang cashier, parang pang manager na yung mga tanong. Ang ingay. So I always watch your vlog po. Thank you so much, Herbs. Nakikita ko nga yung mga comments mo. So salamat. So ito muna yung una nating sasagutin. Yung isa, mamaya konti. Alam niyo, actually napansin ko rin yun. Nung mga in-interview pa lang ako, nung mga nagja-job hunt ako. Job hunt. Ano? Ang parang ang simple lang ng mga tanong nila dito kasi sa Pilipinas marami-rami na rin ako napuntang interview, syempre bilang 2012 pa ako graduate ng college, marami-rami ako napuntang interview. Sa Pilipinas kasi pa ano eh, kailangan mabulaklak, mapalabok yung mga sagot, 'di ba? Kasi nature nating mga Pinoy is yung parang we're going around circles, ibig sabihin paikot-ikot tayo dito sa Amerika. Hindi sila ganun. Talagang yung personality nila is straight to the point. So kapag ikaw going around circles ka, or going in circles, whatever. So yun, hindi ka nila maintindihan. Tsaka parang hindi ka totoo sa sinasabi mo. Dito parang ka sila. Going back dun sa question, ano yung mga tanong? Actually medyo ganun din naman. Pero kumpara sa Pilipinas kasi parang mas mahirap yung mga tanong. Parang lalo sa bilang sa ating mga Pilipino, very particular sila sa mga grammar, mga ganyan. Dito kaya, actually yung mga lokal dito, minsan nga sila yung wrong grammar eh. Maganda lang yung accent, kaya hindi halata. Pero kung titignan mo talaga yung subject-verb agreement, yan, mga ganyan. Yung mga sentence construction. Pero sa ating mga Pinoy, kapag umaattend ka ng mga interview, lalo yung mga nag-i-interview sa'yo, yung gagaling mag-English, mapo-point out siya kasi sa atin, sa Pilipinas, huwag nyo kayo basa, pero kapag hindi ka kasi magaling mag-English sa Pilipinas, parang ano ka, Bobski ka, diba? Parang may ganong thinking, believe it or not, that's the reality. Actually, may ganon din dito. Kapag hindi ka magaling makipag-converse, parang hindi ka nila masyado talaga papansinin dito. Hindi ka naman nila iano, hindi ka nila papansin kasi dito, in fairness naman dito, walang pakialamanan yung mga tao dito eh. Sa Pilipinas, diba? Kailangan maganda ka, kailangan na ganyan. Dito, wala namang ganon. So, going back dun sa mga tanong, ah, by the way pala dito, I would say hindi siya ganon kahigpit sa, in terms sa interview kasi ang itatanong nila, based sa mga napuntahan ko ha, normally yung mga tanong is talagang about sa work. Kung kaya mong gawin, makikita nila yun sa tanong eh. Sa sagot mo pala, I mean. Tatanungin ka nila talaga very technical. Doon nila malalaman kung sisinungaling ka or hindi. Kasi diba sabi nga nila, fake it till you make it. Dito, siguro obra sa iba. Pero doon sa mga napuntahan ko interview, meron talagang mga tinanong sa akin. Sample na lang ha, sa mga napuntahan kong interview dati. Na hindi ko talaga alam yung sagot. Hindi ko talaga mapalabok or mabulaklak kasi hindi ko alam eh. Sobrang technical. So ayun, bago kayo pumunta ng interview, kung kunyari nandito kayo sa US or bago lang kayo dito, make sure na straight to the point yung sagot. Hindi pwedeng guys sa Pilipinas na kailangan pang Miss Universe yung sagot. Ganon. Diba? Ano yung mga previous, ayun pala, yung mga work experience mo kasi dun sila magbe-base eh, kung fit ka ba sa role o hindi. Parang ano ba yung mga tanong sa akin? Have you experienced working with people coming from different culture? Yung mga ganun bilang Pilipino nga ako, sila mga ibang lahi din. So advantage ko yun kasi nung nasa Pilipinas naman din ako, nanggaling ako sa iba't ibang companies na puro international din yung companies na yun. So I got to work with a lot of expats, mga ganun. Or kung hindi man expat, yung mga kawork namin sa department nasa ibang bansa. So yun. In fairness naman sa ating mga Pilipino, mabilis tayo mag-adjust.
kasi hindi ko rin alam kung bakit, pero masipag tayo, yun na lang yun. Yun na lang sabihin natin, masipag. Kasi sa Pinas, grabe ang interview eh, ang ina-applyan lang cashier parang pang manager. Nakakatawa to. Pero totoo. Yun nga, kasi nga sa Pilipinas bilang ano, diba, third world tayo. So kailangan pagalingan. So yung competition sobrang tindi. Tapos dyan, hindi ka makakapasok sa mga korporasyon kapag hindi ka college graduate. Normally ha. Hindi naman lahat. Alam ko meron din namang hindi college graduate pero nasa corporate. Pero ang sinasabi ko is yung sa mga millennials ngayon, sa panahon ngayon, hindi ka na makakapasok sa corporate, ng corporate jobs kapag wala kang ano, hindi ka at least graduate ng college, di ba? Dito, hindi naman. Feeling ko hindi. Ay, hindi pala. Sa company ko ngayon, lahat pala college graduate. Ah, yun nga, dito, hindi si walang discrimination dito. Kung anong ina-apply mo, hindi ka naman nila pahirapan sa mga interview. Parang dito madali nga lang talaga, promise. Basta ang labanan dyan is yung credentials mo. Makikita naman yun sa resume kung ano yung mga work experience mo, diba? So yun yung edge mo. Okay, so next. Sana nasagot ko yung tanong mo, Herbs, no? Ang gulo ko sumagot. Tsaka hinihingaan ko yung boses ko kasi ang dami nagpadaan-daan. Tapos tatagalog pa ako, baka ma-racist na naman tayo. Na hindi ako nag-i-English. You want me to speak English? Alright, next question. And ay, sabi pala, Earth Doreen, I always watch your vlog. Salamat, thank you, I really do appreciate it. Nasagot ko ba yung mga tanong mo? Kung hindi, comment down below para masasagot ko talaga siya ng matino sa susunod. Never ako nakarinig ng tanong na, why should we hire you? Kasi sa Pilipinas, tinatanong yun. Tapos sa Pilipinas, may mga tanong na, what's your greatest asset? Di ba, may mga ganyan? What's your weakness? Walang ganun. Never ako nakakuha ng tanong na ganun. Never din ako nakakuha ng where do you see yourself 5 years from now? Diba yun yung mga usual na tanong? Wala namang ganun. Ang tanong sa akin talaga is all about banking products, mga yun nga, banking processes. Yun, ano yung alam ko sa Excel. Ay, gano'n ko galing sa Excel, mga ganun. Ano pa? Okay, so yun. Sana nasagot ko yung tanong mo, Herbs. Next question is from Zarina. So ngayong araw na to sasagutin na kita, ha, Zarina. So yun, ang tanong niya is, hi Kuya Vince, hello, curious lang ako, yung process ba ng pag-a-apply dyan is same lang dito sa Pinas? Like may exam din, 2 to 3 interviews bago medical, or mas mahirap? Okay, straight to the point ko na sasabihin, sa experience ko, mas madali dito kumpara sa Pilipinas. Bakit? Sa mga napuntahan kong interview sa Pilipinas, bihira lang yung isang interview din pag nakuha ka yun na. Karamihan ang napuntahan kong interview sa Pilipinas, merong initial interview, may final interview, may exam pa yung iba, meron pang ang iba, merong psychological exam, tsaka ano yung abstract, logic, yun, abstract. Sa lahat ng napuntahan kong interview dito, walang ganun. Lahat ng interview na napuntahan ko dito, isang interview lang. It's either you make it or not. Yun. Walang medical. Actually, wala nga rin medical. Sa mga inaplihan ko na nakuha ako, walang medical. Ay, meron. Pero hindi na yung mga chest x-ray, injection, mga ganun. Walang ganun. Ang napuntahan kong interview dito is drug test lang. Yung urine sample, parang yan lang. Pero legal naman kasi dito yung marijuana. So, legal yung weeds dito, guys. Wala lang, hindi ko alam. Para lang siguro ma-determine nila kung sino yung magpa-positive sa drug test, pero hindi ka itutokhang dito. Wala namang ganun. So, balikan natin yung tanong ni Zarina. Process ba ng pag-apply dyan? Same lang dito sa Pilipinas, like may exam. Wala akong napuntahang may exam, even one. Wala. Tapos 2 to 3 interviews, wala din. Kasi isang interview lang lahat ng mga napuntahan ko. Tapos ito pa. Diba sa, ito isisingit ko na lang ha. Diba sa Pilipinas, kapag nag-apply ka, natanggap ka, ikaw pa yung ikaw pa yung pipila sa BIR para magpalipat ng RDO. Diba? Dito hindi. Dito, ibibigay mo lang yung ano mo. Ano ba tayo? Yung taxpayer ID mo. Or sila na lahat bahala dun. Kumilos. Wala na. As in, papasok ka na lang. Sobrang hassle-free in fairness naman. Tapos dito, mabilis yung turnover. Kasi yung mga in-applyan ko sa Pilipinas, karamihan, ang start date is after 2 months, after 1 month. Kasi nga, may mga turnover, chorba. Na alam yun. Dito, meron nga ako in-applyan. Kunyari, interview ko Friday. Ano yun nila? Can you start on Monday? Tapos, I was like, hala, walang processing ng mga papers, ganyan. So, ganun kabilis yung turnover. Pero, ang downside naman is, ganun sila kabilis mag-hire, ganun din sila kabilis magtanggal.
kung napanood niyo yung video ko nung around March or April yata or May ba? June, mga ganun. Nung natanggal ako sa trabaho dahil nga sa COVID, dito sa pandemic, hindi naman lakasalanan yun. Pero dito, alam niyo yung sa mga pinapanood natin sa TV or sa mga movies na, you're fired, you're fired, you're fired, ganyan. Normal yun dito kasi sa Pilipinas hindi mo pwedeng gawin yun, di ba? Kasi kapag nag-fire ka ng tao basta-basta, nandyan yung dole, tutulungan ka ng dole. Dito, wala. Kapag bet lang nila tanggalin ka, kapag trip lang nila tanggalin ka, you're fired. Yun na yun, wala na. Meron akong kilala dun nga sa dati kong work na pinire siya. Hindi ko alam kung bakit, pero pinire lang siya basta-basta. So, ayun. I mean, dito, ganun kabilis. Dito, kahit gaano ka kagaling, kung hindi ka na kailangan, hindi ka na kayang pasahuran, you're out. So, yun. Ganun kabilis. Pabalikan natin yung tanong ni Zarina para wala akong nakalimutan. Bago medical, ayun, nasagot ko na wala ngang medical. Drug test nga lang yung experience ko, tapos once lang. Dito nga sa work ko ngayon, wala rin medical eh. Or mas mahirap, di ba? Or mas mahirap. Madali. For me, madali. Tapos ang bilis. In fairness naman, maski marami akong in-applyan, mabilis din magsisagot yung karamihan. Meron din iba na deadma, pero marami din naman yung mas mabilis talaga. So, yung process ng pag-a-apply, siguro yung application kasi meron ding LinkedIn nga dito. Wala kaming job street kasi wala naman dito nun eh. Same lang din siya. Mag-apply ka application form, mag-a-apply ka, submit ka na application form if sa website ng company or sa mga job search nga. Job search sites, ganyan. Same lang. Tapos, antayin mo yung tawag ng recruiter, same lang din. Ang kinaibahan nga lang is yung hirap at dali nung interview. Kasi feeling ko dito mas madali. Tsaka kahit minsan naro wrong grammar ako, feeling ko hindi naman nila nahalata. Galingan mo na lang sa sa pagsasagot, ganun. Isipin mo, ka Miss Universe, ganun. Kailangan galingan. Tapos kailangan speak from the heart. Kasi mararamdaman nila na magano kayo kapag palabok ka lang eh. Unang-una kailangan straight to the point. Nung una ganun ako eh, palapalabok eh. Kaya feeling ko kaya hindi ako nakuha nung una, pero nung straight to the point talaga, yun, pak, pasok. Ayun, nasagot ko naman na lahat, diba? Nadidistract ako kasi nasa likod ako ng TV. Anyway, yun lang muna siguro ngayon. Sana kaya ko ng same day edit. Kasi 24 nga ngayon, luto na kami para meron kaming kakainin ng Noche Buena. Ako pala kasi mag-isa lang ako mamaya. Salamat kay Zarina tsaka kay Herbs for sending the question. Merry Christmas sa inyong dalawa. At Merry Christmas sa lahat ng mga nakakanood nito. Sa mga 1 million subscribers. So yun, feeling. Yun. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na sa channel na to. And follow nyo ako sa social media accounts. Kala mo dami. Follow nyo ako sa Instagram, Vince Leonardo. And YouTube nga, Vince Leonardo. And then, yun nga, I will see you on my next video. Bye!